Salamat po muli sa paanyaya ninyo sa akin na makapangaral sa inyong inyong kalagitnaan. At sa pong kagalakan na makita ko kayong muli at ang laki na lang pagbabago. Ang dami ng bagong muka sa aking harapan. Sabi nga ni Pastor George, magkasama nga kami niya noon pa. No, hindi pa church itong iglesia, nandoon pa yan malapit sa highway, no, sa maliit na bahay. Salamat at kung paano gumawa ang Panginoon sa inyong kalagitnaan. Nagpapasalamat din ako sa panalangin ninyo sa aking sitwasyon. At malaking bagay po yun para sa akin. Pasensya na kung hindi ako makatingin dito, no? Kasi andito yung blind side ko. Kaya pag paumanin nyo ako, nakaganyan ako. At hindi ko kayo napapansin dyan, no? Papaganon-ganon ako. Anyway, salamat at sa oras na ito. Kasama kong pamilya ko ng mga ngaral. Pastor, hanggang ano oras ba kayo? Naku, mahirap yun. Sige, salamat. Kanina po may tanong tungkol doon sa ating pag-aaral. Paano kung wala namang kasalanan, pero yung katawan ay nanghihina o nakakaramdam ng sakit? O kaya, i-expand na natin. Ano? Bakit ba ang isang Kristiyano sa kanyang katuwiran ay nakakaranas ng mabigat na pagsubok? Siguro yun na lang ang itanong natin, ano? Na wala namang ginawang kasalanan, talagang lumalakad ng may kabanalan, lumalakad ng maayos. Pero bakit sa ginawa ng Panginoon, kakaiba ang pagsubok na dinaranas ng isang mananampalataya? Siguro yun ang magandang tanong, eh, no? At dahil din sa tanong na yan, sasagutin natin, kaya lang, chapter 1 pa lang ang pag-uusapan natin at siguro mag-extend ako sa chapter 2, pero itong aklat ni Job ay sasagutin yung bagay na yan. Bakit? Bakit ang isang matapat na lingkod ng Diyos ay nakakaranas ng kakaibang pagsubok sa buhay? So, yun yung tanong natin. At dagdaga ko na rin, katulad ng binasa ni Pastor kanina, tayo ba ay naglilingkod lamang dahil meron tayong hinihintay na kapalit? Siguro, magandang tanong din yun na dapat natin pagbulay-bulayan. Ano? At yan din ang tanong kay Job. Does Job fear God for nothing? Sa ating sarili, ako ba ay naglilingkod lang ng may hinihintay na pagpapala? O naglilingkod ako dahil pinagpala ako? Paano ko nabaliktad ang buhay? So ayun ang sasagutin natin sa pag-aaral natin at hopefully, no, sa tulong ng Panginoon, sana gumawa siya sa kanyang mga salita sa ating mga kaluluwa. Tayo po ay manalangin muna, tumingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, napaka-misteryoso ng buhay ng bawat isa sa amin. Minsan di namin alam kung anong nangyayari. Hindi rin namin alam kung anong mangyayari din bukas sa aming buhay. Pero alam namin na ikaw ay nakaupo sa inyong trono, nagahari, at alam ang bawat mangyayari at nangyayari sa bawat isa sa amin. Dalangin namin na sana itong buhay ni Job ay magbigay kalakasan sa amin sa pananampalataya at saliksikin mo rin ang aming mga puso kung kami nga ay nasa inyo o hindi. Samahan niyo po kami, Panginoon. In Christ's name we pray. Amen. So, nabasa po kanina ang Job chapter 1 at doon sa ikalawang bahagi, meron pong nag-uusap dito sa kalwalatian. At isang malaking bagay na ipakita sa atin dito sa aklat ni Job na meron palang nangyayari sa langit patungkol sa isang mananampalataya, patungkol sa kanyang buhay. At yan yung nabasa nga kanina sa verse 6 to 10. Ngayon po, meron pong challenge na pinoste dyan, may hamon na makikita natin. Yan yung unang parte ng ating pag-aaralan at yung hamon na yon ay tinanggap at inapply sa buhay. So dalawang bahagi lang ng ating pag-aaralan dyan sa chapter 1 na ating binasa. Ano po ba yung challenge na yon? Nabanggit ko na kanina, ang sinabi rito, does Job fear God for nothing? Yan yung challenge na gustong i-pose ni Satanas. Pero bago natin tingnan yun, tingnan muna natin yung salita na kung paano
napunta doon sa challenge na yon, sa hamon na yon, no? Ano po ang makikita natin? Yung source ng challenge. Makikita dyan, si Satanas ang nag-post po ng hamon sa Diyos. Ano? Nagtanong yan at sinabi ng Panginoon kay Satanas, dahil dito, napansin mo ba ang isang lingkod o ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasalanan. Ang Panginoon mismo sa kanilang pag-uusap ni Satanas ay kinonsider si Job na iparatang, o hindi iparatang, kundi ipakita kay Satanas na merong isang mananampalataya na matuwid at maayos. At dito po sa kalangitan, makikita natin na si Satanas at ang Diyos ay nag-uusap. Ang itin nyo ha? Ako saan? Pastor, paano yun? Dito po sa langit ay wala pong labanan ng matuwid at ng makakasalanan. Walang power struggle dito. Hindi pumunta roon si Satanas para kunin yung trono, no? At magkaroon ng kudeta sa mga anghel na nagtitipon doon para pabagsakin ang Diyos. Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono at wala pong paglalaban ng masama at ng mabuti. Kasi po, may mga nagtuturo, may labanan daw ng good and evil sa langit. Siguro na nakuha nyo na yun, nabasa nyo na yun, pero wala pong ganun sa langit. Ang nakaupo sa trono, ang Diyos, at nagkataon po, itong si Satanas ay nandoon at sa pamamagitan nun, tinawag si Satanas at sinabi, nakita mo ba si Job na isang matapat at matuwid sa aking mata? Ngayon, pag kinabihan po ng ganun ang isang tao, ay merong duda na lumalabas. Ano po ang sabi ni Satanas? Ano ang sinabi niya dyan? Kasi nag-disagree siya sa bagay na yan at tignan natin yung text natin. Verse 9, then Satan answered the Lord, does Job fear God for nothing? Ayan si Job. Natatakot lang yan, sumasamba lang yan, nagiging matuwid lang yan sa kanyang buhay kasi may hinihintay yang kapalit. May hinihintay yang kapalit. Kaya yung isang tao nagbibigay sa church kasi may hinihintay yang kapalit. Di ba? Pag nagbigay kayo ng 100, ano pa sanad doon? Ano matatanggap nyo? Oh, 1,000. Di ba? Eh, yung mga panahon din eh. Pumupunta kayo sa church kasi may hinihingi kayo. May hinihintay kayong kapalit sa ginagawa ninyong mga bagay na ikatutuwa ng Diyos. Yun yung mentality ni Satan. Does Job fear God for nothing? Paano niya nasabi? Kasi verse 10, sinabi niya, have you not made a hedge around about him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands and his possessions have increased in the land. Sabi ni Satanas, kasi pinagpapala mo si Job, kaya siya may takot sa iyo. Diba? Sounds familiar? Eh, ano ba ang nangyari kay Job? Alam niyo po, pinagpala si Job sa kanyang buhay. Kung nasundan niyo po yung binasa ni Pastor kanina, androon ang kayamanan ni Job. Unang-una sa verse 2, marami siyang anak. Pastor naman, pinagpala ba'y maraming anak? Oo! Di ba? Ngayon, matipid na ngayon mga anak eh, no? Pero noong lumang panahon, pag marami kang anak, pinagpala ka. Di ba? Lalo na pag lalaki. Tanong niyo yung mga lolo niyo. Mas maraming anak. Di ba? Oh, yata mo, sabi ni Pastor, oh, amen ka agad. Sa Old Testament, pag maraming anak, pinagpala yan. Psalms 127, the quiver is full of them. Bilis yun ang Panginoon.
Marami dapat gawin. Mga lalaki. Hindi lang mga lalaki, mga babae rin. At kung mapapansin nyo, nagsiselebrate sila, itong sampu na anak ni Job, nagsiselebrate sila ng kanilang birthday. Hindi lang nakalagay dyan na specific eh, no? Pero yan, kada sampu, eh nagsiselebrate siya, nagsasama-sama sa kanilang araw ng kapanganakan. No? Ano bang ginagawa nila ron? Eh nagkakasiyahan. Saan ko makakakita ng mga magkakapatid na nagsasama-sama? Na nagkakasiyahan? Bihira yun! Okay lang yan pag nasa isang tahanan. Pero pag kanya-kanyan tayo, bihira na tayo magkita-kita ng mga magkakapatid. Minsan nakikita na lang tayo pag may namamatay. Diba? Reunion. Kung kailan naman dapat maging masaya sa reunion, malungkot. Kasi may namatay. Doon lang makikita. Pero ito mga magkakapatid, nagkakasiyahan. Ano po ang ibig sabihin nito? Eh, unang-una, united sila. Ang kakasama sila. Hindi sila nag-aaway. At marami silang pera ng pagpakain at pagpapainom sa bawat isa. So, hindi po sila kawawa. No? May, kung makasabi natin, meron silang kakayanan. Ikalawa, pinagpala si Job sa mga alagang hayop at mga alipin. Sa verse 3, makikita natin dyan, ano po? Siya ay mayroong 7,000 tupa. Tupa. Pag sinabing tupa, ano po ba to? Paano natin masasabing mayaman si Job? Alam niyo po yung tupa, kung anong binibigay niyan sa mga tao? Hindi po yan ukay-ukay. In fact, kung pwede natin sabihin ukay-ukay. Alam niyo po yung balat ng tupa, ginagawa po yung wool. Ginagawa yung baro. Sa panahon nila, importante ha, kasi malamig sa kanilang kalagayan, kalagitnaan. At yung tupa, pag meron ka niyan at napakarami, 7,000 tupa, ano pong makikita natin? Meron ang garment industry. Di ba? May factory ka, may RTW ka. Kaya pwede ka na mag-ukay-ukay. Ano pong makikita natin diyan? 3,000 kamelyo. Camel po, ano po ang makikita natin ngayon? Ha? Camel sa desierto, anong gawa nun? Transportation. May grab ka na. Oh, di ba? Pag meron kang grab na 3,000, kaya big time ka. Di ba? Eh, 500 katuwang na baka. Baka. Ano sa panahon natin? Pag may bakahan ka. Ha? Ano may binibili natin dyan? Yung beef? Monterey. Ha? Pag may Monterey ka, di ba mayamang ka? 500 babaeng asno. Donkey. Alam niyo yung asno sa disyerto? Ano bang trabaho nun? Hirap kasi wala nang walang desert dito eh, no? Asno. Yan po ay, dyan po nilalagay yung mga karga, yung mga bagahe. No? Mga bagahe natin. Pagbabiyahe kayo dun sa desert. Oh, so meron ka ng forwarder. Di ba? Yung mga tugop, ano pa yung mga forwarder? Yung ano ngayon? Meron ngayon? Lalo move ka na. So, grabe no? Multi-industry to si Job eh. At napakaraming mga lingkod. Oh, may manpower, ano ka na, agency. Di ba? So, in short, pinagpala si Job. Ano man ang industry, ano man business, meron si Job. Di ba nakakaingit? Masaya na ang pamilya niya, may pera pa siya. Business as usual. Kaya nga sabi ni ano, ni Satanas, eh kasi pinapakuran mo siya eh. Inaalagaan mo siya. Iniingatan mo siya. Lahat ng mga gawain niya, pinagpapala mo. So, ina-acknowledge ni Satanas yung pagpapala ni Job. Yung natatanggap yung pagpapala, galing sa Diyos. Hindi galing sa away ni Job. So, anuman ang kayamanan na meron si Job,
anuman ang ganda ng kanyang pamilya, yan ay galing sa Diyos. Hindi yan galing kay tatay na nagsakripisyo ng matagal. Hindi. Kung ano ang pinagpala ng Diyos, yun ang nasa kanya. Kaya nga po nakakalungkot, sabihin ng mga magulang, kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakapag-aral eh. Di ba? Ngayon yung mga minsan na sinasabi ng mga magulang, kung hindi dahil sa akin, hindi, kung hindi dahil sa Diyos, nakapag-aral ka. Kung hindi dahil sa Diyos, maganda ang buhay mo. Kasi ina-acknowledge, kahit si Satanas, nakikita niya yun. Kaya po, makikita rin natin na kung saan, sa nakikita ni Satanas, si Job, kaya sumasamba sa'yo, dahil pinagpapala mo siya. Dahil sa mga bagay na to. Eh siguro, i-post muna natin ito, tanungin din natin ang ating mga sarili. Kayo ba ay nandito? Ako ba ay nagtuturo lang dahil pinagpala lang ako ng Diyos? Andito lang ba ako? Andito lang ba kayo? Kayo ba'y umaatin dahil puro blessing ang natatanggap nyo? Lahat ng panalangin nyo, sinasagot ng Panginoon. Lahat ng trabaho nyo, pinagpapala ng Panginoon. Maganda ang inyong pamilya, maganda ang inyong trabaho. Ang lahat ay maganda. Kaya kayo nagsasamba. Ay manok, dapat ganun, ano? Pero yun lang ba ang inyong layunin kung bakit kayo lumalapit sa Diyos? Diba? Pero alam nyo, meron pang isang pagpapala na hindi nakita ni Satanas. Merong family blessing, merong material blessing, may wealth, ano? Merong hindi pa siya nakita. Ano yun? Sa chapter, sa verse 1, ano po ang sabi dyan? Job was blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. Meron din po siyang spiritual blessing. Hindi lang material, kundi spiritual. At kinonfirm yan ng Diyos kay Satanas. Na binabasa natin kanina, na nasabi ko na, do you consider Job righteous, blameless, and fear God? Ang Diyos ay nagsabi, ha? Hindi si Job mismo. Pero ano makikita natin? Isang malaking pagpapala. Kung meron kang ganito, talagang bless ka ng Panginoon. Ano? Material, spiritual, pinagsama sa isang tao. Salamat. At bihira ang mga ganong mga bagay at mga pagkakataon. Minsan, bless ka spiritually, pero ang buhay mo, mahirap. Di ba? Minsan naman, mahirap ka o mayaman ka, pero wala kang spiritual na pagpapala. Pero si Job, combine. Di ba? Nakakaingit, ano? Holy jealousy. At isang mananampalataya, siguro gusto niyong maging ganito. Di ba? Sinong ayaw? Pero sandali lang, tapusin natin yung kwento, ano? Dahil dito, ano po ang nangyari? Ano po ang sitwasyon na susunod na mangyayari? Pinost po yung challenge. Sabi ni Satanas sa Panginoon, sa verse 9, does Job fear God for nothing? Ano po ang sinunod na sinabi ni Satanas? Verse 11, but put forth your hand now, sabi niya sa Diyos, and touch all that he has, and he will surely curse you to the face. Ang pananaw ni Job, pag tinanggal mo lahat ng pagpapala na yan, yung mga material na bagay na yan, magre-react si Job at isusumpa ang Diyos sa kanyang harapan. Yun ang challenge. Yun ang binigay ni Satanas sa Diyos. Ngayon, pansinin natin ang mga susunod na mga talata dyan. Then the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only do not put forth your hand on him. So Satan departed from the presence of the Lord. Sabi ng Panginoon sa kanya, o sige, nasa kapangyarihan mo ngayon si Job, gawin mo ang lahat ng bagay. Huwag mo lang siyang papatayin. Now, pansinin natin, ano, nag-usap ang Diyos
at si Satanas. Gustong gawin ni Satanas, patunayan na si Job ay peking Kristiyano, peking mananampalataya. Kasi sumasamba lang siya dahil sa mga pagpapala. Ang sabi ni Satanas, tanggalin mo lahat! Kunin mo yung kanyang kayamanan! Yung mga malalapit sa kanyang puso, kunin mo! At sigurado, susumpain ka niya. Nagpaalam si Satanas sa Diyos bago siya gumawa. At ang Diyos ay sumang-ayon sa kanya, hindi dahil under siya ni Satanas, kundi alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. Makapangyarihan ang Diyos. Sige, Satanas, gawin mo ang nais mong gawin. Now, hindi po gumagawa si Satanas nang hindi alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang nangyayari. So huwag natin tanggalin sa isipan natin na makapangyarihan si Satanas kesa sa Diyos. So ano po ang nangyari? So yung challenge, binigay sa kanya yung hamon at si Satanas ay umalis sa kanyang presensya. Now, tinanggap po yung hamon na yun. Ano po ang nangyari? Calamity number 1, verse 13. Now, on that day, when his sons and his daughters were eating and drinking in the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were feeding besides them, and Sabian attacked and took them, and they also slew a servant with the edge of the sword. And I alone escaped to tell you this thing. Ano po ang nangyari? Grabe, yung mga hayop niya, yung oxen, yung donkey, yung kanyang kayamanan, wala. Pati yung mga alipin na nag-aalaga, namatay. Hindi lang yun. Habang siya'y nagsasalita, meron na naman nangyari. Nasunog. O yung apoy na galing sa langit ay bumaba at nasunog yung mga tupa at yung mga alipin. Namatay sila. Isa lang ang nakaligtas at nag-report kay Job. Habang nagre-report yun, ano ba ang nangyari? Verse 17. Chaldeans formed three bands and made a raid on the camels and took them and slew the servants with the edge of the sword. May nangyari naman. May dumating na Chaldeo. Mga kapatid, isang araw, yung kanyang kayamanan, nawala. Yung kanyang negosyo, nabankrupt. Hindi inaasahan ni Job na mangyayari yun, pero nangyari. Isang araw, pati mga alipin, mga alaga, na mga utusan, nawala. Iilan lang ang bumalik para magsumbong sa kanya. Now, gusto niyo pa ba maging si Job? Na pinagpala, isang araw nawala. At hindi po natapos doon. Alam niyo kung ano nangyari sa sampu niyang anak? Habang sila ay nagkakasiyahan, may birthday, ano ang nangyari? May malakas na ihip ng hangin na tumupok sa kanilang tahanan. Ano ang nangyari sa magkakapatid? Namatay. Sabay-sabay silang sampu na nawalan ng buhay. Kalamidad? Opo. Kahirapan? Opo. Yung mga pagpapala, nawala. Yung mga mahal mo sa buhay, nawala. Ang nakakalungkot, isang araw, nawala lahat. Naranasan niyo na ba yung mga kapatid? Ang bigat, ano? Naranasan niyo na bang magtrabaho sa ibang bansa? Naranasan niyo na bang magtrabaho dito sa Manila o dito sa bansa natin na ibinigay niyo lahat ng inyong lakas, oras, at dahil doon pinagpala kayo, nakapagpundar kayo ng bahay, nakapundar kayo ng farm, at isang iglap lang natabunan ng lahar at nasira ang inyong tahanan. At ang masakit, kasama pa ang inyong mahal sa buhay.
Hindi po biro itong bagay na ito. Sinasabi sa atin sa katotohanan at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na isulat ang mga bagay na ito, nangyari po ito. Pinahintulutan itong mga bagay na ito. At hindi po natapos doon. Alam po ninyo, meron pang nangyari sa chapter 2. Ano po yung nangyari sa chapter 2? Hindi na po natin mabasahin nyo. Gusto ko pong encourage kayo na basahin ninyo. Ang nangyari po doon, ay nagkaroon po ng sakit si Job. Alam niyo ang sakit ni Job? Hindi po cancer. Ang sakit ni Job ay pigsa. Alam niyo po, hindi lang isang pigsa. Yung pigsa po niya ay mula ulo hanggang paa. Siguro naman mga kapatid, kaibigan, ilan sa inyo nakaranas na ng pigsa. Kung pwede nating itago, itatago natin yung pigsa. Di ba? Minsan, itong pigsa, kung saan-saan tumutubo. At ayoko maging gross kasi kakain na tayo, pero nakakadiri ang pigsa po. Di ba? Lalo na paglalabas na yung mata. O, naisip niyong bigla, eh, no? Isipin niyo mula ulo hanggang paa. Isipin niyo mula ulo hanggang paa. Ano yung sakit na binibigay noon? At anong kahihiyan na makita na meron kang pigsa? Okay lang tigyawat, eh, no? Pero pigsa. Bakit kaya pigsa ang ginamit ng Panginoon sa kanya? Kasi siguro, nakikita eh. Yung cancer, hindi naman nakikita eh. Matagal ang effect nun. Ito kasi biglaan ang epekto eh, di ba? Pinapakita yung sakit. Hindi siya exempted eh. Isipin nyo, nawala na yung kanyang kayamanan, wala na siyang pera, wala na siyang alipin, wala siyang mga anak. May sakit pa siya. Di ba? Brethren, hindi natatapos doon yung pagsubok ni Job. Meron pang isa. Ano yung pastor? Yung asawa niya. Anong sabi ng asawa niya sa chapter 2? Sabi ng asawa niya, hindi rin natin masisi, ano? Kasi, naghihirap si Job eh. Naramdaman niya yung kapigatian eh. Nagluluksa si Job. Sabi ng asawa niya, kalimutan mo na ang Diyos, sumpain mo na ang Diyos at mamatay na. Mamatay ka na. Isang malapit sa buhay mo. At yan ang encouragement niya sa'yo. Curse God and die. Di ba ang hirap tanggapin ng mga bagay na yun? Mahirap. Yung mahal mo, yung kasama mo sa higaan gabi-gabi, yung kausap mo, wala kayong pinatago sa isa't isa, may pinagsamahan kayo, ilang taon kayong magkasama sa hirap at ginawa at yung huling yugto ng buhay mo dahil sa kahirapan at sasabihin lang, kalimutan mo na ang Diyos. Curse God and die. Chapter 2, verse 9. Di ba mabigat yun? Mga kapatid, anong mga pagsubok na dumaraan sa buhay nyo? Siguro isa lang. Opisina lang. Relasyon lang. Anak. Financial. Sa church. Eh si Job, ilang pagsubok ang dumaan sa kanya? Isang araw. Kakaiba, no? May kasalanan ba si Job? Wala. Kasi sinabi sa chapter 1, verse 1, is blameless, righteous, fear God. Sinabi rin sa chapter 1, ng Panginoon mismo, do you consider Job? O consider Job, my servant, righteous, blameless. Chapter 2, ganun din ang sinabi kay Satanas.
Nagkasala ba si Job? Well, maganda kung natapusin natin yung buong aklat ni Job para makita ninyo. Pero sa ating kalagayan ngayon, sa chapter 1 and chapter 2, wala pong nabanggit na mabigat na kasalanan si Job o tinatagong kasalanan si Job, pero dumating ang pagsubok nito sa kanyang buhay. So balikan natin si Satanas. Yung tanong niya, does Job fear God for nothing? Sumasambalang ba si Job dahil sa malaking pagpapala na kanyang tinatanggap? Ngayon ba rin siyang pagsubok sa buhay? Ganun ba rin ba si Job? Ganun din ba makikita sa isang mananampalataya na kung sa kanyang paglapit sa Job, paglapit sa Diyos, na siya'y pinagpapala sa kanyang buhay, ay patuloy siyang lumalapit sa Diyos, subalit dumating ang isang mabigat na pagsubok sa kanya, lalapit pa rin ba kaya siya sa Diyos? Kayo mga kapatid, lalapit pa rin ba kayo sa Job, sa Diyos kung kayo ay dumaranas ng mabigat na pagsubok? Na sa inyong palagay, wala naman kayong ginawang kasalanan? Magtatagumpay ba si Satanas sa kanyang hangarin na pabagsakin ang Diyos sa kanyang hamon? Ano po ang outcome nung hamon na yun? Ano yung outcome ng challenge? Tignan natin si Job chapter 1. Kule, balikan natin yung verse 20. Ano po sinabi dyan? Then Job arose and tore his robe and shaved his head and he fell to the ground and worshiped. He said, naked I came from my mother's womb and naked I shall return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Through all this, Job did not sin nor did he blame God. Job chapter 2 verse 10. Shall we indeed accept good from God and not accept adversity? In all this Job did not sin with his lips. Mga kapatid, sa gitna ng mabigat na pagsubok ni Job, si Job, yung reaction niya, yung resulta ng pagsubok niya ay ano? Pagsamba sa Diyos, paglapit sa Diyos, pagkilala sa Diyos na siya ay soberano sa kanyang buhay. Sumali si Satanas. Talo, kung pwede nating sabihin, talo si Satanas sa kanyang katanungan. Tagumpay ang Panginoon. Tagumpay siya kay Job. Dahil nakikita sa karakter ni Job na siya ay totoong may takot sa Diyos, siya ay totoong nananampalataya sa Diyos, dahil kahit na ano ang nangyari sa kanya, magsasamba pa rin siya sa kanyang tunay na Diyos. Ang tunay na mananampalataya ay hindi tumitingin sa kaganapan kung ano ang sitwasyon niya ngayon. Kaya siya nagre-reflect kung ano yung dapat sambahin. Kung siya ay masaya lamang dahil sa mga pagpapalang material, kaya siya sumasamba. Pero pag may pagsubok, wala na. Absent na sa church. Wala na sa fellowship. Nagtatago na. Nagsasarili na. Umaayaw na. Nagre-reklamo na kung bakit nangyari sa kanya ang mga buhay na ito. Pero si Job, hindi. Sumamba siya sa kanyang Panginoon. Pinagpala niya ang pangalan ng Diyos, binless niya ang Panginoon, sinamba niya, lumuhod siya sa kanyang harapan. At sinabi niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. So ano po ang makikita natin sa kwentong ito, sa totoong nangyari sa buhay na ito? Brethren, ang totoong mananampalataya sa gitna ng mga pagsubok na ito ay nagpapatuloy. Sumasamba. Hindi siya tumatako, hindi siya nagtatago, hindi siya tumatakas, hindi siya umaalis sa pagtitipon ng kanyang mga kasamahan para sambahin ang Diyos.
Kahit anong mangyari, nagpapatuloy. At ito lang ang nagpapakita na wala siyang hinihinging kapalit sa kanyang pagsamba sa Diyos. Sana mga kapatid, ganun tayo. Ano? Alam ko mahirap din ang buhay ninyo. Alam ko marami rin kayong pagsubok sa buhay. Pero hindi yan ang nangangahulugan na hihinto na kayo sa inyong pananampalataya. Mas lalo nga kayong manampalataya sa kanya. At magpatuloy sa buhay na walang hanggan. In fact, hintayin nyo matapos yung chapter 42, makikita ninyo kung gaano kabuti ng Diyos sa kanyang mga tao. Ikalawang makikita natin dito, yung pagkasoberano ng Diyos. Sino po ang nagpahirap kay Job? Satanas. Di ba? Nagpaalam pa nga si Satanas eh. Siya ang kumuha ng mga hayop doon. Siya ang gumawa ng paraan para mamatay yung mga alipin. Siya ang gumawa ng mga pagkakataon na para wasakin ang buhay ni Job. Pero pansinin ninyo yung sinabi ni Job. Ano pang sinabi dyan ni Job? Hindi sinabi si Satanas. No? Sa verse 20:21, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return thee. The Lord gave, and the Lord has taken away. Hindi po sinabi dyan, the Lord gave, and Satan taken away. Sinabi po dyan, the Lord, ang Diyos, soberano ang Diyos, pinahintulutan ng Diyos na mangyari yon sa kanyang buhay. Ganong kasoberano ang Panginoon. Kasi po, ang maraming tinuturo ngayon na ang kabutihan galing sa Diyos. Pero mga nangyayari sa buhay natin, galing kay Satanas yan. Kaya kulang ang inyong pananampalataya. Manampalataya kayo sa Diyos. Pag may masamang nangyari, si Satanas ang may problema. Hindi. The Lord gives. The Lord takes away. Pinahintulutan ng Diyos. Ganun kasoberano ang Diyos na sinasamba natin. At ganun ang Diyos na dapat sambahin, makapangyarihan. Walang dalawang entity na makapangyarihan. May kapangyarihan ang Diyos, equal ang kapangyarihan ni Satanas. Hindi po ganun. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng bagay. So dapat nating tingnan yon. At sabi nga ni Job eh, shall we indeed accept good from God and not accept adversity? So God pa rin ang nasa sentro ng bagay na yun. So kung tayo dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, kung hindi yan bunga ng kasalanan, eh baka yan ay paipahintulot ng Panginoon na dumaan tayo sa bagay na yan. So does Job fear God for nothing? Hindi. Kayo po mga kapatid, sumasambalan ba kayo sa Diyos dahil may inaasahan kayong kapalit? Sana hindi mga kapatid. Sana sumasamba tayo sa Diyos bilang isang anak sa kanyang tahanan at bilang isang servant sa kanyang kaharian. Siya ang hari at magpapatuloy tayo magsamba sa kanya kahit na sa ating sitwasyon sa buhay. So, do you fear God in the time of plenty? Do you fear God in the times of tragedy? Do you fear God when God is silent in your trouble? Ang malaking bagay na pag-isip-isipan ang mga bagay daw. So, mga kapatid, ito po ang ating maikling pagbubulay-bulay sa buhay ni Job. At encourage ko po kayo na basahin nyo aklat ni Job para lalo nyo makita ang kagandahan ng isang mananampalataya na nagpapatuloy sa gitna ng mabigat na pagsubok. At sa mga hindi pa mananampalataya sa ating kalagitnaan, alam po ninyo mabuti ang Diyos. Huwag nyong isipin na
napakamadras o mabigat ang Diyos sa inyong buhay. Hindi, mabuti ang Diyos. Kasi hindi niya pa natin nababasa yung James chapter 5 na kung saan ang kabutihan ng Diyos kay Job ay pinalitan ng magandang kinabukasan. Job 42, alam niyo po, dinoble ng Diyos ang mga pagpapala na nawala sa kanya. Mabuti kasi ang Diyos at hindi masama ang Diyos. Kaya kaibigan, gusto ko rin makita ninyo na mabuti ang Diyos. Kahit ngayon, kaibigan, andito ka. Anong meron ka na hindi binigay ng Diyos? Alam mo ba na yung binigay ng Diyos sa iyo, buhay? At marinig ang kanyang salita ngayon ay malaking pagpapala sa iyo na buhay ka ngayon at kumakain ka pa at nagtatrabaho ka pa at nag-aaral ka pa at pinagpapala ka pa. Alam niyo, sabi sa Roma, Romans chapter 2, yung kabutihan ng Diyos sana mag-lead sa pagsisisi. Mag-lead sana yan sa pagsisisi at makita mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa oras na to na yung pinagkaloob. Sana po pagpalain niyo to sa aming buhay at kinukumit ko rin po sa inyo. Itong mga kapatiran dito sa iglesyang ito, sana magpatuloy. Sana sa hirap at ginhawa, ang pangalan mo ang kanilang kalakasan. Huwag niyo silang pabayaan, Lord, at patuloy mo silang palakasin sa kanilang kahinaan. Ipakita mo ang inyong biyaya ay supesyente para sa kanilang buhay. In Jesus' name we pray. Amen.